Ayan guys, ito na yung ating mga kakailanganin para sa ating pagluluto ng moron. Ito po ay glutinous rice. Bali, 1/4 lang po ang gagamitin natin glutinous rice. 1/2 kilo po yan, so kalahati. Ayan po, ito naman yung rice flour. Bali, ang gagamitin po natin is 1 kilo. 1 kilo ng rice flour at 1/4 kilo ng glutinous rice. Sugar po natin, paghaluin ko na lang yung brown, ito. Yung para sa chocolate, yung isa, yung 1/2, another 1/2 para sa white. Ayan. Ayan, cocoa powder po, ang ginamit po namin ay Ricoa. Ayan, kailangan din po natin ng star margarine. Evaporated milk. Peanut, crushed peanut. Salt. At yung gata. So, ngayon guys, kailangan natin ng dalawang bowl na pagmimixan. Yun lang guys. Ayan, paghaluhan lang po muna natin yung ating dry ingredients. Ito po yung rice flour. 1/2 kilo. Ito po yung ating glutinous rice. 1 cup. Lagyan po natin ng konting asin. Ayan. 1/2 teaspoon lang po yung ginamit nating asin. At ito naman po ay 1/2 kilo ng sugar, white sugar. Ayan. Ako masyado matamis. Ayan. Binawasan natin ng konti kasi ayoko na masyado matamis. Ayan. Ihalo lang po natin ng mabuti. After that po, lalagyan natin siya ng gatas at ng gata. Ayan, lagyan natin siya ng ano, bali mga 2 cups. Or 3 cups kasi malaking baso. 2 cups ng gata. Ayan. So, mix lang po natin siya hanggang sa maging, ano tawag doon? Makuha natin yung consistency na gusto natin. Ayan. Para po matunaw yung ating glutinous rice and rice flour. At pati na rin yung ating mga inilagay na dry ingredients like sugar and salt. Haluin po natin ang mabuti guys. Gamit yung ating ano, wire whisk. Or kung meron kayong, anong tawag nun? Yung electric, mas mabilis. Shout out sa ating admin. Sa tropang makatao. Shout out sa inyong lahat dyan. Ng Jabuan, when manang kitchenette, ayan. Shout out kay when manang kitchenette. Shout out din kay JNM family channel. Ay, family vlogs ba yun? Nakalimutan po. Ayan. Oh, dati kasi siyang Bimay Reyes yung pinalitan. So, lately lang. Kaya hindi pa siya masyadong kabisado. Alam niyo na, medyo ulyanin. Pagkatapos guys, i-shout out na rin natin ang ating Team Brownies. Ayan. Set aside po muna natin itong ating first mixture dahil imimix naman po natin yung ating second mixture na may chocolate. Ayan. Ganun din po ang proseso. Lalagyan lang natin siya ng chocolate. Ayan. Lagay po natin yung ating 1/2 kilo na rice flour. At haluan natin siya ng 1 cup ng glutinous powder. Ayan. Tapos, lagyan din natin siya ng brown sugar. Ako rin naman itong brown sugar. Wash na tayo yung tawag ito.
Ayan. Yung segunda, segunda ba yung tawag doon? Sa sugar na to. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng asin. Ilagay din natin yung ating cocoa powder. Kasi guys, di ba dalawang kulay yung room? Yung isang kulay niya is kulay chocolate. Ayan. So, kailangan natin ng cocoa powder. After that, taluin natin ng mabuti yung ating dry ingredients. Shout out sa team supporters, OFW Life by Grace, Admin 1, Sis Rachel Estioka. Ayan. O, shout out din kay Mamela Perpertosa. Sorry, hindi ko ma-shout out. Hindi ko kamisado yung mga pangalan ng iba. Pasensya na kayo, alam niyo na. Sign of aging. Ayan, lagyan natin yung gatas, guys. At saka, yung ating gata. Ayan. So, yun yung magiging sabaw niya. Yung gatas at yung gata. Guys, sigurado mga sarap to. At malinamnam. Ayan. Ganun ulit. Tunawin natin ng sa pamamagitan ng paghalo. Ayan, halo-halo. Spaghetti pataas at pababa. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, kulay chocolate na siya. Ayan. Parang ano lang. Parang tint ng Milo. Ang advertisement pa si Milo. Ayan. At ihalo na rin po natin yung ating anong tawag dito? Crust peanut. Crust peanut. Ayan. Ayan guys. Shout out sa ating mga mabubuting members. Ayan. Shout out Team Gala Vlogs. Pobreng Gihera. Gwen Manang Kitchenette. JNM Family Vlog. Al 26 Vlogs. Sol Amelia De Lima. Ayan. Ayan, nagbigyan natin ng coating gata kasi mas marami siyang ingredient. Ito doon muna kaya. Ay, hindi sayang. Okay lang naman yun kasi haluin natin siya after iluluto natin siya. Ayan, shoutout sa aking mabubuting member, Roselita Sauce, Mira Betinot, Sis Norma Lanusa, Max J, Mari Carberry. Ella Brown Vlogs. Ayan. Okay na siya. So, isasalan na natin siya sa ating kasirola para maluto. Ayan. Haluin po natin siya para siya ay maluto. Bago natin siya ibabalot sa dahon ng saging.